Hi guys, so today nagmamonitor tayo ng bagyo, si Ambo. So minomonitor natin ba kasi magka problema dito sa ating babuyan. Kasi medyo malakas siya eh. So kanina pa pong 5 AM na-raise yung signal number 2 dito sa amin na part. Yung sa central part of Samar, sama yung Kalbiga. So andito kasi ako ngayon sa Kalbiga, Samar. So signal number 2. So at this moment it's 12:20 in the afternoon. So hindi pa naman siya malakas, pero ang sabi ng PAGASA kasi based on inquirer.net is yung sustained wind ni Ambo is 150 km/h at ang gustiness is 185 km/h at ang movement naman is 15 km/h. So at the moment, hindi pa naman masyadong malakas. Kita nyo. So dito sa amin sa Kalbiga, Samar, within 24 hours, so papalo yung hangin ng 61 to 120 kilometers per hour. So it's 12 noon pa lang. Kaya marami pang pwedeng mangyari hanggang mamayang gabi. So antabay po tayo. So dito sa may babuyan ko, medyo hindi pa naman masyadong malakas. So ang magiging problema natin dito is kung yung mga bubong natin ay liparin. So meron kasi tayong mga bagong panganak na inahin, kawawa naman. Pero sa ngayon po, nag-brown out na dito sa amin, wala ng kuryente. Okay, so hindi naman malakas pa dito. So possibility malakas na yung hangin ngayon kasi signal number 3 sa Northern Samar. Yon. At saka yung sa northern part of Eastern Samar, so na naka signal number 3 warning sila doon. Kaya possible doon medyo malakas na. So mararamdaman nila yon for or within 18 hours kasi masyado mabagal ang bagyo eh. 15 km/h lang. Kaya iwan natin kung ano ang mangyayari. Sana naman walang mga damage masyado. Balik tayo mamaya for another monitoring kung anong mangyayari. So it's 1:20 in the afternoon and today is May 14, 2020. So meron tayong tropical wind cyclone, pangalan ay si Ambo. So yun nga, so dito sa Kalbiga, Samar, so naka-raise tayo sa signal number 2. So medyo malakas, nagre-range yan ng 61 km/h to 120 km/h. So malakas yan kasi ang gustiness ni Ambo is 185 km/h. So ngayon medyo nakakaramdam na tayo ng pabugso-bugso ng hangin, no? Sa mga dahon medyo nagaano na sila, sumasayaw, may pabugso-bugso na. Tunog ng hangin, medyo nakakaano na rin, katakot na rin. Nagkaroon na rin kami ng kuryente kasi kanina nag-brown out, pero meron na rin ngayon. Salamat naman, pero di lang natin alam kung maging stable yung kuryente natin hanggang mamayang gabi. Baka kasi talagang matuluyan ng mag-brown out. Baka mag-black out pa yung buong Samar. So medyo mahina siyang gumalaw. Kaya baka matagalan. So ang pinaka-problem natin dito sa Kalbiga, Samar is yung river. Kasi binabaha yun eh.
pag bumaha sa Calbiga River, kasama na yung public market. So nung Yolanda, nung Hayan, na bagyo, eh, talagang lubog sa baha ang public market. Kawawa naman yung mga nagtitinda doon. Ngayon, wala pa naman masyadong ulan. Maambon pa lang. Pero we are ano, expecting heavy rains mamaya siguro. Kasi nag-start yung signal number 2. That is 5 AM in the morning. So, may experience natin yan within 24 hours na. Kaya medyo ano, tagal-tagal pa. Pero update ulit tayo mamaya. Okay, so andito po tayo ngayon sa downtown ng Calbiga Summer. So yung nakikita po ninyo, yun na mga building na yun, yun po ang ating public market dito. So katabi ng public market ay itong ilog ng Calbiga. So itong ilog ng Calbiga or yung Calbiga River, ito po ay binabaha talaga pagkabagyo. Madalas po talaga pagbagyo ay umaapa po papunta doon sa public market. Kaya pag ganito, siguro wala nang tao doon sa public market, or meron man, under preparation na sila para lumikas at ilikas yung kanilang mga gamit, dahil nga malaki ang possibility na tumaas ang tubig at umapaw doon sa public market. Kasi pag talagang may bagyo, madalas po inaapawan ang public market natin dito. So ang update po natin dito ngayon, medyo nararamdaman na rin natin yung pabugso-bugso ng hangin. So ngayon po ay it's 1:40 in the afternoon of May 14, 2020. So mayroon ng pabugso-bugsong hangin dito. Nararamdaman na natin. So sana naman hindi umapaw ang ilog natin. So we are expecting na sana ganun nga. Pero hindi natin maiwasan ang ganung pangyayari. Kasi nga madalas talaga pag bagyo, umaapaw talaga ito. So punta tayo sa public market kung anong mga preparation ba ang kanilang ginagawa. So it's 1:50 in the afternoon. So dito po sa ating public market, umuulan na po. At nakita naman ninyo sa ating video kanina, wala halos na tao dito. So talagang under preparation na sila, kasi they are expecting na babaha. Kasi malapit niya talaga itong public market sa ilog. Kita naman ninyo, kasi pagka ordinary days, marami talagang tao dito. Pero ngayon,
halos wala na pong naglalakad sa ating mga kalsada, pakunti-konti. Pero yun nga, konti na lang tao. So mamaya mag-interview tayo dito ng may-ari ng tindahan kung anong preparation ang ginagawa nila para sa bagyo. So, andito tayo ngayon sa Royal Store. So, nagtatanungin natin yung may-ari kung ano bang preparation ang ginagawa nila para sa bagyo na ito. Punta tayo. Barangay Bagyo. So, ito po si Kuya Roy, yung may-ari po ng Royal Store. Yung tindahan malapit po sa ilog. So tatanungin muna natin siya kung ano ba yung mga numbers na nandun sa poste ng Kalbiga Bridge. Ano bang ibig sabihin nun? Sige nga po. Yun ay yung water level ng ating river. So yung nasa number 4 na yan, indicated na critical na siya. Malakas na yung current ng buhos ng ulan o agos ng tubig. Pagdating na ng 4.5 niyan, akit na yan dito sa ano, kalsada. Number 3 pa lang siya. Ano na yan? Prepare na kami sa ano, pag evacuate o pagliligpit ng mga paninda. Dapat itaas o dapat ilikas. Then kasi so number 3 pa lang po. Number 3 pa lang talagang preparation na po para lumikas. Oo, kasi makikita mo na yung number 3 niyan, yung current niya, malakas na yung agos. Malagas na yung ano niyan, malakas na yung agos niyan. Kasi every 30 minutes, ano yan, isang halos kalahating metro yung tataas niyan. Every 30 minutes yan. Every 30 minutes? Kaya sa loob na isang oras, yung 1 meter na yun, taas yun. Matulin ang ano, lalo na pag hindi pa tumigil ang ulan. Basta tuloy-tuloy ang ulan niya, kahit hindi siya malakas ang ulan, basta tuloy-tuloy lang, automatic tataas ang tubig ng ano, Kalbiga River, kasi isa sa madaling pagtaas, mababaw na siya. Okay, so Kuya Roy, madalas po ba kayong binabaha dito tuwing bagyo? Yes, madalas po. At madalas tuwing may bagyo. Talagang hindi na ano. Sabi na matatanda ng ano dito yung mga maulang tao matatanda. Mababaw na yung ano. Mababaw na yung salog. Kaya madali nang tumaas. Hindi katulad dati ng bago tumaas yan mga 3 araw. Pero ngayon, isang bagsak lang ng ulan. 24 hours baha na ang Kalbiga. So ibig sabihin po nito, talagang binabantayan nyo yung mga numbers na yun na nandoon sa poste ng ano ng bantayan namin. Talagang importante yung bantayan kasi nagbigay din naman ng alarm ang NDRRM ng Kalbiga na maging aware o maging vigilant lalo na sa bagyo ngayon. Okay, so yun po. Salamat po Kuya Roy sa inyo pong oras. So antabay tayo mamaya sa level ng water doon sa may poste ng bridge kung ano bang mangyayari, kung tataas ba hanggang mamayang gabi. So tingnan natin, so update na lang natin. Ang oras po natin ngayon ay alas 2:04 po ng hapon. So salamat po, mamaya naman. Okay, so update po tayo ngayon sa bagyong Ambo. So dito po sa amin sa Kalbiga, umuulan na po. Hindi pa naman siya masyadong malakas. Sabi natin moderate rain pa lang. At meron ng pabugso-bugso ng hangin. Medyo malakas na siya at naging ano na,
consistent na, hindi katulad kanina na minsanan lang. So ito, bumubugso ng hangin, saka meron na tayong ulan. At mula kanina ng last update natin, noong alas 2 ay nag-brown out. Ngayon, hanggang ngayon, brown out pa din dito tayo. So, pupunta tayo sa Kalbiga kasi hindi ako nasa proper ngayon sa downtown. Pupunta tayo sa Kalbiga. Tingnan natin ang kalagayan ng lugar doon, lalo na yung bridge. Tingnan natin kung tumaas na ang level ng water doon sa Kalbiga River. So nandito tayo sa ilalim ng Kalbiga Bridge at nakikita natin yung water level niya, hindi pa umaakyat hanggang 2. So sabi ni Kuya Roy kanina, pag umaakyat yan hanggang 3, so kailangan na nilang mag-prepare para lumikas kasi aabutin na yung tindahan nila. Okay, so kita natin yung water naman hindi pa malabo, so clear pa siya. So ibig sabihin wala pang tubig galing sa bundok na bumababa. So hindi pa naman masyado. So time check is 4:35 in the afternoon. So hindi pa natin alam talagang mangyayari kasi ibinaba kanina ng pag-asa ng 5 AM na within 24 hours kasi signal number 2 tayo. Meron pang mga changes na mangyayari sa hangin. Okay, so hintayin natin. So mamaya na muna. So ito muna ngayon. Ngayon po ay alas 9:15 na ng gabi at magbibigay po tayo ng update tungkol sa bagyo. Puntahan natin ang Stern Samar. Kino pa grabe nga rin bagyo, grabe. Kahit iba sa tambala eh. Para nakinigit ang mga tao. Po dito sa Katbalugan ay mahina na. Wala nang masyadong hangin, walang ulan. Salamat po. Ang kalagayan ng Kalbayog City. Samar naman po, wala tayong nakuhang video clip. Pero ang sabi po doon, ang napagkunan natin ng impormasyon, mataas na rin ang mga baha, malakas ang hangin, at malakas rin ang ulan, gaya ng sa ibang lugar na mayroong signal number 3. Kaya ingat po tayo sa lahat ng mga bahagi ng apektadong mga lugar. Ngayon naman po, lalabas tayo at titingnan natin ang kalagayan ng Kalbiga Samar, kung umuulan pa ba, kung kumusta na ba ang Kalbiga River, kung tumaas na ba ang kanyang tubig. Puntahan natin. So andito tayo ulit sa Kalbiga Bridge. So medyo madilim na. So hindi na gaanong malakas ang hangin at hindi na rin malakas ang ulan. Ambon-ambon na lang. So kahit papaano sa awa ng Diyos ay humina na ang bagyo dito sa amin. So pupunta tayo sa baba para tingnan natin kung tumaas ba ang tubig ng Kalbiga River. So tara.
Madalas, pagkatuloy-tuloy ang buhos ng ulan, binabaha na ito ditong, binabaha na yung kalsada na ito. Pero ngayon, wala pa naman. So, titingnan natin yung indicator na nakalagay doon sa poste ng Calbiga Bridge. So, kung makikita ninyo, hindi siya umakyat sa 2. Yun, kahit sa 1, wala rin. So, mas mababa pa sa number 1 yung water level dito. So, ibig sabihin, mula kanina, hindi siya tumaas. Mas bumaba pa siya, okay? Dahil sa low tide, kaya bumaba rin yung tubig ng Calbiga River. So, hindi siya tumaas. So, mas mabuting indikasyon yan para hindi bahain ang public market. So, mag-update tayo ng last update natin mamayang 12. So, mamaya naman po. Update tayo ngayon. Alas 12 na ng gabi. Wala nang ulan. Hindi na rin bumubugso ang hangin. Kalmado na po ang panahon. At okay na po dito sa area namin sa Calbiga Samar. Hindi natin alam sa ibang lugar kung ano na ang nangyayari, anong update nila sa bagyo. Pero dito sa amin, awa ng Diyos, ay okay na. So that's the end of my vlog. If you find this video informative, please click the subscribe button and also the notification bell for more videos to come. Thank you and God bless.